Yes, guys. Ano ba ang magandang gawin kapag ang akusado ay naka-bail at para makaiwas sa pagkakulong? So, alam naman natin, no, kapag ang akusado ay naka-bail yan, so temporaring kalayaan lamang yan. So, ngayon, sa bandang huli, maaaring pagkatapos ng trial, maaaring pagbayarin yan at mayroong pagkakulong. So, dito lang tayo muna sa mga sabihin natin, provisional sentence. So, pag sinabing provisional sentence, covered siya ng 6 years below ang final sentence. Kailangan makuha ng akusado ang final sentence na 6 years below. So, yun tinatawag na provisional sentence. Correctional sentence. So, ngayon po, kung ang isang akusado ay naka-bail, so temporary lang, no? Maaaring after a year, sabihin natin, 1 year, 3 years, to 5 years matapos yung kaso, maaaring mahatulan siya ng pagkakulong maaaring 6 years o lagpas sa 6 years. Depende po sa akusado, depende po sa krimen, so kasalanan ng akusado sa kanila. Inaakusa sa kanila, sa akusado. So ngayon, ang para sa akin lang, no, ang pinakadabis mong gawin kapag ikaw ay naka-bail, kapag ang akusado ay naka-bail, ganito. Kung kaya ng akusadong makipag-ariglo. So ang ariglo po ay kailangan yung both party ay magkasundo. Mag-meet para makuha yung ariglo. Kasi, for example, yung complainant ay yung complainant gustong mag-ariglo. Kaya lang, yung akusado gusto rin mag-ariglo. Kaya lang, ang complainant, ang taas naman ng sinisingil. Walang pambayad yung akusado, eh paano mag-meet yung gusto nyo? So, hindi pwede. Dapat mag-meet yung dalawa. So, labas ang court doon sa ariglo. Bahala yung dalawang parte. Basta ang kailangan ng court dyan kapag ariglo ay yung affidavit of desistance. Yung complainant ay magpapasa ng affidavit of desistance sa court. Yun ang pangahawakan nila. So ngayon, bilang akusado, no, kung dumating yung time na nakapag-bill ka nga tapos gusto mong mag-ariglo, hindi mo kaya yung hinihingi ng akusado, imposible mong ma-meet. For example, ang gusto niyang ariglo is 200,000, pero ni singkunduling wala ka naman. Kahit binta-binta ka doon, bahit lupa, wala kang lupa, eh ano yung pangbabayad ng akusado? So ano ang gagawin ng bilang aksang akusado, ano ang gagawin para hindi siya makulong? Kasi for example, kapag bill ang akusado ng 5,000 or 10,000, 15,000 ang bail, so bandang huli niyan maaaring makulong ka kasi hindi naayos yung kaso. So ito ang pangalawang opsyon. Yung option number 1 is settlement. So, paano kung hindi kaya ng akusado? Pangalawa mong option is probation. So, kausapin ngayon ang akusado, yung prosecutor, tapos yung prosecutor makiusap doon sa judge na baka pwede i-admit na lang ng akusado para at least mabawasan siguro yung sentensya, no? At makuha niya yung tinatawag na final sentence na 6 years or below para makapag-apply ng probation. So sa ganung paraan, maaaring magaligtas ka sa kulungan. So ganun. So yung dalawang paraan ay mabisa yan, guys. Subok na yan. Ayan ang nirerekomenda ng mga abogado para hindi sila mahirapan or mabawasan ang clogging ng kaso mas madali.
Kasi kung mag-aantay ka ng katapusan ng hearing, so mahatulang ka naman ng pagkakulong at sure na mayroon niyang pagkakulong at mayroon din bayad. Sabihin natin naka-minus ka ng 3 years to 5 years sa pag-aantay. Pero it's the end, kung talagang malakas yung katibayan, may witness, mayroong tinatawag na conclusive na ebidensya, so talo pa rin yung akusado. So in the end nun, makukulong pa rin yung akusado. So mas maganda ng agapan muna, na malay mo, ma-reward sa'yo yung probation, reward ka ng sentence na 6 years. So automatic, mag-apply ka ng probation. Take note guys, ha, ang probation po ay hindi lahat yan ina-approve. May mga qualification yan. Ang unang qualification dyan, final sentence, at ang pangalawang mahalagang requirement yan ay kailangan yung akusado ay first time offender. Kung recidivist, ay disqualify yung automatic. Huwag na kayong mag-attempt na mag-probation. So yun po yung mabisa, yung dalawang yan. So bilang akusado, ma-analyze nyo naman kung sa bandang dulo ay matatalo kayo o hindi. Ma-analyze nyo yun. Kung hindi nyo ma-analyze, so siguro magpa-cited kayo, magpa-assist kayo sa abogado kung may laban kayo o wala. So ngayon, kung talagang magigilty kayo bandang dulo, probation ang pinakamabisang remedyo para hindi makulong ang akusado. Yun po yung sa aking suggestion, no. So yan guys, sa mga nagtatanong at sa mga agarang concern nyo, ay PM na lang kayo sa, kunik po kayo sa ating messenger, no, para sa mga tanong nyo, ma-assist natin kaagad. So maraming salamat. So sinsa na kayo, minsan-minsan lang tayo gumawa ng video, no? Medyo busy ang inyong lingkod. So muli pong nagsasabi, ang inyong, hindi lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa ay dito sa YouTube at your service. Thank you for watching and see you again my next video. Pulisya ko po at your service. And guys, maraming salamat. Likes and subscribe para sa support ng ating channel, no? Thank you sa inyo, maraming salamat po sa inyo lahat. See you again my next video.